Samantala, mga kapuso, sa gitna po ng pagbangon mula sa trahedya ng Bagyong Pablo, nagdiwang ng simple pero makabuluhang Pasko ang mga taga Davao Oriental. Isang mag-anak ang hinandugan ng GMA News ng Pag-Noche Buena, kalakipang paalalang may karamay sila sa pinagdaraanan nilang pagsubok. Balita natin ni Salima Refran. Mistulang regalo mula langit. Ganito basahin ng mga residente ang pag-aliwalas ng panahon sa pagsalubong sa Pasko. Naiulat kasi ng pag-asa na maaaring magdala ng mga pag-uulan ng isang low-pressure area na ngayon ay bagyo na sa silangan ng Mindanao. Ang mga residente, sinamantalang magandang panahon. Sa Boston, nagmisa de Aguinaldo ang mga residente sa isang maliit na kapilya. Sa Katiel District Hospital, nagsama-sama ang iba't ibang grupo para magbigay saya sa mga pasyente ng ospital. Dinaanan kami ng Bagyong Pablo, tapos ganito pa lang nangyari ngayon, masaya. So ito ngayon, hindi lang galing po sa inyo, sa mga international committees like ICRC, International Red Cross, United Nations, team from Albay, from through thick and thin, from December 12 up to present, they are still with us, sa pag-alaga, pagtulong sa mga pasyente, lalo na sa mga far-flung areas. Ang batang si Mary Jane, nag-uwi man ng mga papremyo mula sa ospital. Wala namang Noche Buena ang dinatnan, liban sa bigay na spaghetti. Hindi kasi ako kapag nakapagluto. Busy talaga ako. So ano po yung matutulog na lang ako kayo? Matutulog na lang. Ano po? Matutulog na lang. Wala mang handa. Buo lang kami. Hindi kami nandito sa Baguio. Kaya naman inabutan namin sila ng payak na Noche Buena. Ang mga social worker mula DSWD, todo kayod pa rin sa pag-aasikaso sa mga relief items kahit Pasko. Merry Christmas! Ang mga bayaning sundalo, nagpahinga panandali at ipinagdiwang ang Pasko. Nag-alay din sila ng awitin para sa kanilang mga mahal sa buhay. We just keep on holding together, magkaisa kami. Kasi kapag nagkaisa tayo, mas madali makarecover, makakatayo itong municipality from this type of disaster action. Salima Refran, GMA News.